Hello guys, kamusta po kayong lahat? At sana po nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood nyo po itong videos na ina-upload ko po ngayon. Guys, ang magiging topic po natin ngayon ay tungkol po doon sa in-upload ko po dati kung paano mag-apply directly dito po sa New Zealand. So, ang ginawa po natin ay nag-provide po ako ng link kung saan doon po kayo mag-open kung ano po yung mga skills na pinoposes po ninyo. So, itatype nyo lang po siya doon. Tapos, kung ano po yung lumabas doon sa search box, ikiklik nyo lang po yun. Tapos, may nakalagay naman po doon na upload resume. So, yun, sa umpisa guys, dati, nagdadalawang isip po ako na gawin yung content na yun kasi gaya po ng una ng sinabi ko noon, ano po siya, experimental idea ko po siya guys, kasi wala pa pong nag-content nung ano na yun, nung idea na yun. So naisip ko po yun guys. Kung hindi po kayo, kung sa mga hindi pa po nakakapanood ng website na yun na sinasabi ko, kung saan po kayo magsi-search kung ano yung skills nyo, ito po siya, panoorin po ninyo. So, yun guys, no, nakita nyo kung ano yung link na, ano yung website, ano yung itsura ng website na mag-a-appear pagka i-clinic po ninyo yung link na yun. So, bale, yun guys, yung mga aplikante na nagnanais po mag-apply papunta dito sa New Zealand, tapos hindi po ninyo alam kung paano at saan po kayo mag-a-apply directly. Kasi kung isi-search po ninyo sa net, marami pong lalabas na mga result, pero hindi po kayo sure kung legit po ba talaga. So, yun nga guys, kaya nandito po ako ngayon sa inyo at ini-encourage ko po kayo na applyan yung link na ipoprovide ko po at ilalagay ko po yun dito sa description box para hindi na po kayo mahirapan kung saan yung link na papasukan ninyo at hindi na po kayo maligaw kasi baka ma-scam pa po kayo. So, yun nga guys, at kaya ko po ginawa po ulit itong content na ito kasi gaya nung una, hindi ko po sure kung mag-work out yung idea na naisip ko. So, awa naman ng Panginoon guys. Nagbunga po siya ng positive. May mga subscriber po tayo na nag-feedback at nagpatotoo na yung link na yon is legit po, legit. So, mga ma'am, mga sir, kung hanggang ngayon na nanonood pa po kayo sa video na at napapanood nyo pa po itong video ko na ito, kung maaari po, kung may kakilala kayo, mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, kakilala, ganyan, at nagbabalak po na mag-apply, papunta dito sa New Zealand, at nag-worry kung saan ba sila dapat mag-apply. Although may mga hiring naman po sa Pilipinas na mga legit din na agency na nagpapalabas din ng mga OFW papunta rito, kung hindi naman siguro masamang banggitin, ibabanggitin ko na. Unang-una po yung agency ko sa Pilipinas, yung Stop House. Diyan sa May Cubao, yan. Yan po yung isa sa mga legit agencies na nagpapapunta po dito sa New Zealand. Sumunod po yung Yangwa, yan, September Star. Tapos, at marami pa pong iba. Hindi ko na lang mai-mention lahat. Pero yun po, mga legit po yan na mga agency na nagpapapunta po dito sa New Zealand. Sa case ko, yung agency ko na yan, Stop House, hindi po sila nanghingi ng placement fee, wala pong salary deduction. Yun po ang kagandahan mga ma'am, mga sir. Gumastos lang kami sa sarili naming bulsa, yung pre-med namin. So, kami ang nag-shoulder noon, pre-med.
Tapos yung mga pamasahe-pamasahe, tapos yung pagpapaserox ng mga documents, yung mga certificate, siyempre sarili na nating provide yun. Tapos nung nakarating na kami sa final medical, which is doon kami nag-medical sa St. Luke's. Sinolder namin yung bayad, which is hindi ko na matandaan kung 14,500 or mga something like that, ganun. Pero mga ma'am, mga sir, after na lumabas yung result at okay yung medical namin, bago kami umalis papunta rito, ni-refund yun ng agency namin, yung pinambayad namin sa St. Luke's. Which is napakaganda rin kasi kung hiniram mo lang siya para makapagpa-medical ka, pwedeng ibalik mo na wala ka ng utang or yung kalahati i-pocket money mo papunta rito para mayroon kang baon, at least kahit kaunting money. Or yung family mo din, may maiiwan din. Or kung gusto mo, iwan mo na lahat sa family mo. Either sa dalawa, maganda din naman yung option na gagawin mo. At the same time, pagdating mo dito, mababayaran mo rin siya. So, yun ang kagandahan sa agency ko na yan. Ngayon, mga sir, itong ginawa kong video ngayon, follow up to doon sa video ko, tong patungkol doon sa paano mag-apply directly dito sa New Zealand. So, yung pinakita ko sa inyo kaganina na website, yun po yung magiging website. Nakalagay po doon yung jobs. Ikiklik nyo lang po yun. Tapos, isi-search nyo, itatype nyo lang sa search box yung uri ng trabaho ninyo. Kagaya ng dairy, halimbawa, dairy, carpenter, painter, steel fixer, gypsum installer, welder fabricator, tapos caregiver. At saka alam nyo, mga sir, sa ngayong panahon, 2023, ang updated po ng immigration ngayon dito sa New Zealand, ang mayroon pong chance na may pathway para maging New Zealand residents ay yung mga nasa line of medical, kagaya ng caregiver. So, kung kayo mga sir, nagpo-possess po kayo ng ganong skills, ganon po yung trabaho, uri ng trabaho ninyo before, at mayroon po kayo supporting documents, kagaya ng Certificate of Employment, passport, tapos mga o kung ano pa man yung ano, basta sasabihin naman po yan ng company na tatanggap sa inyo kung ano pa yung ano, yung mga hihingin sa inyong certificate or requirements. So yun ang kagandahan mga sir, may chance po kayo na ma-resident dito sa New Zealand. So, yung mga nasa linya po ng caregiver, mga medical health, yun po ang sa taong ngayon na 2023. Tapos po, itong video po na ginagawa ko ngayon, ito po ay patotoo doon sa nagsabi dati na wala namang acknowledgement, baka hindi totoo. So, ito na yun, sir. Kung nagdo-doubt ka po, ito na po yun. Hindi po siya scam. Legit po itong idea na naisip ko. Kaya isineshare ko po sa inyo mga sir. Although hindi naman po ito for views lang, kasi may trabaho naman po ako dito sa New Zealand. Kumbaga, ang main purpose po talaga ng video ko na ito, para po maibigay ko po sa inyo yung idea, maishare ko po sa inyo. Kasi alam ko naman po na napakahirap po mag-apply dyan sa Pilipinas. Unang-una, kapag may hiring po ang isang agency, siyempre marami po makakaalam nun eh. Kung ipopost ng agency sa work abroad, so marami po makakaalam. So dudumugin po ang agency. So mag-i-effort ka ng gumising ng umaga, pamasahe mo pa, yung pagod mo pa, makikipagsiksikan ka sa transportation. Tapos pagdating mo sa agency, ang dami nyo na. Marami na kayong mga aplikante doon.
Tapos ang una makakakita ng resume nyo is agency bago makarating sa employer. So, ito pong idea na naisip ko, mga ma'am, mga sir, i-click nyo lang po yung link, itatype nyo yung job position nyo na acquired po ninyo. Ngayon, kung ano po yung lumabas sa search box, i-click po nyo siya. Tapos may nakalagay po kasi doon na upload resume. So pag in-upload nyo po yung resume nyo doon, isunod nyo na pong i-upload yung ano, yung copy ng passport nyo kung may available kayong passport at saka po yung mga certificate of employment. So yun lang po, goods na po yun. Ang mga susunod na requirements, si employer na lang po ang magbibigay sa inyo nun kung sakali po na pala rin kayo na maselect kayo na gustuhan nila yung work history po ninyo. So ano po ang pagkakaiba nitong sinishare ko sa inyo doon sa hiring sa Pilipinas? Ang pagkakaiba po nito, mga ma'am, mga sir, hindi na po kayo mag-e-effort pumunta doon sa agency, makipagsiksikan sa sasakyan, sa bus, sa jeep. Hindi na po kayo magugutom kasi danas ko po yan, mga ma'am, mga sir, pag nag-a-apply po tayo bilang OFW. Palamig lang at saka banana queue, solve na tayo. Mairaos lang natin yung isang araw na pag-a-apply. So, itong idea na i-share ko po sa inyo, nasa bahay lang po kayo. Kung mayroon po kayong computer or malapit po kayo sa computer shop, minutes lang po ang itatagal nyo doon. Kung halimbawa, yung resume nyo, certificate of employment, passport copy, resume, nakalagay na po sa halimbawa dito sa nakalagay po sa USB. Ito USB, nakalagay po siya sa USB. Dalhin niyo lang po ito sa computer shop. I-plug in niyo lang po sa computer tapos punta kayo doon sa link. Yung link nga po pala, mga sir, ilalagay ko sa description box para hindi na po kayo maligaw. Ilalagay ko po doon. At saka doon po sa mga nag-feedback po sa atin sa ating channel na nagpatotoo po na legit po yung link na ibinigay ko, ilalagay ko din po yung video na yung sa link para dalawa yung makikita po ninyo doon. Yung videos ko dati at saka yung link. Para pag open nyo po ng link na yon, ito, naka-plug in na po doon sa computer, i-type nyo lang po doon sa search box yung trabaho nyo. Kung ano po yung lumabas, ayun po, padalhan nyo na po ng resume nyo at saka ng mga certificate of employment nyo. So, hindi na po kayo mag-i-effort pumunta ng agency. So, di ba napakaganda po, hindi na po kayo mapapagod, ganyan, hindi na po kayo magugutom. Kasi, lalo na kung ang pera lang po natin, pamasahe lang po. Ang habol po kasi natin, makapagpasa lang tayo ng resume sa agency. Masaya na tayo dun eh, nung mga panahon na nag-a-apply tayo. Ganon din po ako noon. So sa ngayon po, habang ang kapaligiran po natin nag-a-advance, so mapapagaan po nito yung sistema, yung sitwasyon po natin. Together po nitong idea na ipoprovide ko po sa inyo, mga ma'am, mga sir, mapapagaan, convenient po sa inyo lahat. Hindi na, kung kayo man po ay nasa outside Metro Manila, nasa Cavite, Batangas, or Antipolo, Rizal, ganyan, Valenzuela, ito pong video na ito, mga ma'am, mga sir, i-share nyo lang po yung link. Ipasa nyo po sa kakilala po ninyo para magkaroon po sila ng idea. Para hindi na po sila lumuwas ng Malate, ng Pasay, ng Makati, ganyan, para lang makapag-apply. Ito lang po ang dalhin ninyo. USB. Kung meron kayong personal computer sa bahay or malapit lang kayo sa computer shop, yun po, dalhin nyo lang po ito. Pasahan nyo kung ilan yung lumabas doon sa search box na ibinigay ko sa inyo link. Kung 10 man yung lumabas na resort, pasahan nyo yung lahat. Tapos po, kung makapagpasa na kayo, pwede na kayo umuwi sa bahay ninyo. Ang pinakamahalaga po sa lahat, kahit po mayroon tayong kompleto po tayo ng requirements,
Samahan po natin ma'am ng ano, mga ma'am, mga sir, samahan po natin ng dasal kasi yun po yung ano, yun po yung ano, yun po yung malaking tulong po yun pag hindi po, hindi lang po sa ganito, sa qualification natin. Samahan po din natin ang dasal kasi wala namang mawawala sa atin kung itatry po natin. Kasi basta yun lang po. Huwag po nating pabigatin yung ano, yung sitwasyon, yung ano, yung sistema na mag-i-effort pa tayo pumunta ng ano, ng agency ganyan. Papagod pa tayo eh. Although hindi ko naman kayo ini-encourage na huwag nang pumunta ng ano, ng agency, which is hindi ko naman yun, hindi ko naman yun sinasabi sa inyo. Ang ibig ko lang pong sabihin doon, it, doon po sa ito pong video na ginagawa ko ngayon, which is kayo po mamimili kung pupunta kayo sa agency or i-choose nyo po itong ganito na ipa-plug in nyo lang sa computer at punta lang kayo doon sa link na ipoprovide ko dito sa video na ito. Ngayon kung iisipin po ninyo no, kung paano po ang proseso, halimbawa nag-feedback sa inyo si employer. Si employer po ang magbibigay sa inyo ng advice kung ano po ang next nyong gagawin. Kasi yung sa mga nag-comment po sa video ko before na nag-apply siya na from Middle East, on process na po siya, waiting na lang po siya ng visa niya. So, wala pong masama kung itatry po natin ito mga sir. So, gaya po na sinabi ko sa inyo noon na hindi ko naman po gain yung views kasi una-una mayroon naman po akong trabaho kahit papano dito sa New Zealand. Ang main purpose ko po talaga ay matulungan ko yung kababayan ko na nagnanais din pong makarating dito sa New Zealand. Mabigyan po ng magandang buhay yung kanilang pamilya. Kung mayroon po silang anak na pinag-aaral, makaka-provide po sila ng maganda. May mga kapatid sila, may magulang sila na gusto rin nilang tulungan in the future kung makarating po sila rito. Wala po imposible kasi makaka-provide na po kayo. Hindi naman po ganun kalakihan pero kahit pa paano makaka-provide naman po kayo. Makakatulong din po kayo. Basta huwag nyo lang po kalimutan kung saan kayo galing, ganyan. Siyempre, pagka hindi tayo lumingon sa pinanggalingan natin, hindi rin tayo makakarating sa paruroonan natin. So, yun po. Stay humble and safe. Keep safe at be nice to other people. Yun po yung advice ko sa inyo mga sir. At marami pong salamat sa time ninyo habang pinapanood nyo itong video ko. Kung nakarating kayo sa point na ito, at sana po ma-share po ninyo sa mga kakilala ninyo. At marami pong salamat and God bless po.